gusto ko rin yung ganun. Saka yung gusto ko yung parang minsan yung underdog sila. Yung parang matatalo na sila. Tapos biglang... Tapos may mananalo sila. Mananalo, oo. Mm. Tapos yung mga monster, masasagaw lang, tapusin, tapusin. Hello, hello! Welcome back to Kuda Serie, kung saan tayo ay magkagwentuhan, magchichismisan at magkukudaan lang. Yes, about life, career, adulting, pop culture, kajologan, kaperahan, at kung ano-ano pa. I'm Jazz. And I'm Dustin. And we are your Kuda Serie hosts. Kuda Serie hosts for this episode. Ang Hi, sex Jazz. Bomb nung ano-ano, I'm Jazz! Oo. Nakakamiss din naman yung sex bomb. Paano Oo ba ang naman. Sex bomb natin? Yes, yes. Memorize ko lahat ng ano ng sex bomb dati. So, ano ng sex bomb. Iba ang original P-pop group. Ang original P-pop group. P-pop totoo. So ayun nga mga kakuda, mga kajusters, mga ka-legends, kamusta kayong lahat today? Ikaw Dustin, kamusta ka naman? Yes. Hello, hello sa inyong mga nakikinig sa atin at kung may mga nanonood din sa atin. Hello, hello. Okay naman, ang init lately. Pero okay din kasi summer. Umuulan na. Summer. Hindi na natapos yung summer sa Pilipinas. Forever at a summer. Alam mo yung ikaw, kamusta ka? Ang init sa umaga pero sa gabi ay sa hapon ano na no, umuulan ng malakas. Oo, tapos ngayon medyo sa gabi medyo malamig na. Umahaba na rin. Napapasarap na ang tulog ko nung ngayong mga parang ito. As a tito, kailangan natin ng... Mahabang tulog. Mahabang tulog. Ako din. Sobrang importante sa akin ang tulog. Wow. So, yun nga, yes. Dustin. Siguro yung mga nanonood sa YouTube, nakikita ng ating pa-background. Yes. So, anong year ka ba pinanganak? Ano, te, sige, ito muna. Anong year ka pinanganak? bakit kailangan yung year? Kailangan yung year? Basta pinanganak ako. Yun ang importante doon. Pinanganak ka at nabuhay sa mundo. Wow. Pinanganak at ano, nag-enjoy yung mga tao sa wow, presence ko sa mundo. Wow. Sure ka? And then, sure ka na sana din. Naman. And then, mga, syempre, of course, proud 90s ako. Batang 90s. Hindi ko sasabihin ko anong year ako pinanganak. Pero, ang youth natin talaga ay 90s. Ako din, proud batang 90s. Yes, at 1992, shout out sa mga ka-1992 ko dyan. So, legit akong batang 90s. Ako ano, basta batang 90s ako nabuhay. 80s ka ba? 80s pinanganak. Late 80s ako pinanganak. Super late 80s ako so, pinanganak. So, ano bang mga tatak ng 90s? Te? Siguro kung laging pinag ano, pag nababanggit yung 90s, batang 90s, ang isa lagi sa pumapasok sa mga isipan, yung mga palabas nung tayo ay bata pa. Oo, gets? Hindi pa ngayon, uso kasi nun ang ano. Cocomelon! Noon ay ano lang. Ano ba yun? Mga anong palabas na muna? Cocomelon? Hindi ko nga alam yung Hindi mo alam yung Cocomelon? Hindi ngayon hindi. Nga, pansin ko, iba na yung mga shows tong mga bata. Saka yung mga bata, more on YouTube na sila, Netflix. YouTube. Kesa dung tayo saka, na TV talaga. Oo, hindi pa uso nung panahon natin ang ano, ang cable. Free TV talaga. Free TV. As in free TV. Talagang timawahan yes. tayo yung antena. Ikakalikot mo, masagap lang oo, ang ikay, ano, tingnan. Ikay nakaaangat sa buhay kapag ka, ikay ay may cable. Cat TV pa ngayon. Tama yung TV sa amin. Sa amin, Galaxy. Kasi sa Santo Tomas lang. Anong year ba kami? Late na kami nagka-cable eh. Ako pero, din, mga high school. Of, ano, speaking of mga shows nung 90s, syempre, feeling ko kasi talagang ano, no, parang talagang na ano tayo sa panonood ng TV nung 90s. Ayun po, ako mga simula batang umaga. TV talaga tayo. Lalo na pag summer. Eh, pag nagkakasakit nga ay nasasabihan pa na, yan, kaka-TV mo yan. Ngayon kasi kapag nagkasakit ka, kaka-computer mo yan. Ngayon, dati, kaka-TV. Kaka-TV mo yan. Anong ba favorite mong mga TVs, mga TV shows nung ano, nung 90s. Te, marami. Pero ayun nga, mag-focus tayo sa yung bata tayo. Mga children, children. TV show. Tapos gusto ko, te, i-rate natin. Ay, parang magkaroon tayo ng top. Paano ka ayoko? Hindi, wag. I-off the lot. Hindi, kasi ano, ako, mahilig ako manood ng TV. Pero sa totoo lang, yung memories ko, hindi masyadong
malinaw. Gets mo? Medyo malimot ko na. So parang ako, nag-list lang ako ng top 5 na gusto ko na naaalala ko na favorite ko yon. So ikaw din, pinaglista ko. Same, assignment. Ako. Pero yung ako, tinry kong piliin talaga yung mga ano, yung mga yung shows favorite din, yung gusto ko. Ako din. Hindi, feeling ko baka hindi masyadong natatandaan ng mga tao. So sana matandaan nila yung ano, yung mga sasabihin nating shows. Oo. Kasi talaga ano eh, no? Ang reach nung TV show, reach talaga. Parang mula umaga hanggang hapon, parang ang daming pang may aabangan ka. Ngayon nga pag nanonood... Pag, medyo tanghali, oo, hindi. Ngayon pag nanonood ka ng TV, ako sobrang hindi na ako ma-TV. Mas ma, ano na ako, Netflix, ganyan, YouTube. Netflix, oo. Siyempre parang iba na rin naman yung ano. Edad natin. Oh. So ito te, top 5 muna. So top syempre five. May magkakaparehasan tayo, no? So sige, ikaw sana, muna. Ano yung pang natin. Lima mong favorite children TV show? Ang hirap. Pero yung isa sa pinaka ano, gustong-gusto kong TV show ay, alam yung Little Women 2. Hindi ko yun alam Little te. Women Little 2. Women lang na movie yung alam ko sa kabuk. Meron kasi, parang naging TV show siya, cartoon siya nung ano, 90s. Siyempre, cartoon siya nun. Tapos saan yung channel? Umaga, channel 2, te. Channel 2. Ano Little, ka? Baka, usog ka nga. Google ko. Baka nandito siya. So kasi may pa-background kami sa mga nakikinig okay, sa Spotify. Si Little Women 2, parang siyang, di ba sa Little cartoons? Women, apat silang magkakapatid. Yes. Tapos yung parang isa doon. May cartoons pala yun. Oo, nagtayo siya ng sarili niyang parang ampunan, bahay ampunan. Tapos ang bida doon ay si Nan sa kasidan. Ah, talaga? Hindi ko to napanood. Sinesearch ko siya ngayon. Hindi mo lang yun natatandaan. Pero yan yung isa sa pinakagusto ko kasi... Bakit may ito? May yung one kasi ata yung apat sila magkakapatid. 1993. Yung two, yan na yung isa dun sa Little Women na kapatid. Parang nagtayo siya ng bahay ampunan. Iba to sa Jodi Abbott, no? Hindi to... Iba pa yan, oh, eh. Iba pa yan sa Jodi Abbott. Pero yan, ang parang ano, drama yan. Maganda. Tapos, oh, talaga? Sige. Gusto ko kasi yung ano, eh, parang, oh, parang... Gusto ko yung friendship. So yan, may mga... Tapos parang meron silang mga inaampun-ampun. Tapos based yan. Siya dun sa original na book. Iba kasi, hindi ko kasi nabasa yung book eh. Pero yung book kasi, yun yung apat baka, na magkakapatid. Ano? Apat na, baka ano yan? Baka. Sequel. Ah, baka, prequel. Prequel! Eh, hindi prequel. After na kasi. Pero sequel. Yun yung ending ng Little Women na nagtayo siya ng parang school. Oo, baka nga. Ito baka, nga, sequel ko, nga hindi, siya. Kaya hindi ko gusto yung ano, yung una, yung Little Women. Na kasi one. Kasi ako magkakapatid. Gusto ko yung mga kaibigan. So, series to, no? Oh, oh. In love, mga bata pa. Yung mga cartoons nung kabataan, no, medyo may kakirehan na. May kakirehan, be. Diba nga si... Oh, sige. Oo. Yan. Pero yan, gusto ko yan kasi sobrang nakakaiyak. Tapos parang... Ewan ko, iyakin ako nung bata. Siguro kaya rin nag-iyakin ako. Yung mga cartoons na pinapanood ko, mga iyakan. Kaya yan, nga. Little Women na medyo, so, ano, malapit sa reality. Parang ganun yung mga bet mo. Mm-mm. Tapos ano pa yan, may mga parang aalis-alis si Dan kasi... Ano siya, hindi talaga siya, parang hindi na siya bata. Parang ano siya, masamang tao. Tapos naampon din siya dun sa bahay ampunan. O, diba? Yeah. Medyo tanda ko pa siya. Pero gusto ko yan. Parang, gusto ko yung umiiyak pagka ano, eh, mga cartoons. Talaga? Parang gusto ko masaya lang. Eh, kasi nung bata, parang ano, medyo yung mga drama. Mm-mm. Ay, parang mga cartoons talaga ay natin. Mga madadrama. Hindi yung super educational. Unlike ngayon, parang educational. Oo, eh. Dapat may matututunan, diba? No? Oo. Nung bata tayo ay ano, buhay ng tao. Mm-hmm. O, ikaw, ano yung una? Ang ano five, yung top five mo? Ang top five ko dito ay Slam Dunk. Jambi! Slam Dunk. Naalala ko talaga, pinapanood ko nilagay to. Nilagay ko yun. Nilagay mo rin. Top five ko siya kasi, ayun nga, may mga boys. O, diba, kiri mga talaga. Kiri talaga. Nung bata, syempre, uso-uso talaga yung mga crush, ganyan. Hindi ako mahilig sa basketball, pero, wako, nagustuhan ko siya kasi comedy, diba? Parang, comedy. Nakakatawa yung mga facial expression ng mga sa anime. Pero alam mo, pagtanda, hindi na ako mahilig sa anime. Hindi ako, ayun. Hindi ko siya nadadala. Nagkakakrush dyan. Nagkakakrush. Eh, Rukawa. Ano, Rukawa. Rukawa. Kirita ako. Ayan, narinig ko lagi sa mga kaibigan. Sa mga bata, no, kapag naglalaro.
Ayun, top 5 ko yung Slam Dunk. Kasi parang ang cool na parang basketball, na about basketball na anime. Na ngayon yata meron ng, may sikat ngayon eh, na parang ganun din. Pero volleyball naman. Di ko alam volleyball. Yung title, nakalimutan ko Netflix, sa Netflix. Bago saka, lang. Ano, ang maganda sa Slam Dunk, ang daming cliffhanger. Oo, yung mabibitin ka. Kailangan mo talagang panoorin kinabukasan para alam mo kung nag-shoot ba yung tira ni Sakuragi. At saka parang ang slow pace niya. Nung, basta ang galing nga nung parang ano, nung suspense ng Slam Dunk. Basta ang cute saka niya. Saka medyo ano, level up na yung drawings ng Slam Dunk. Para sa akin ha, maganda na yung nung time na yun, no? Parang amazed tayo. Yes, that's my number 5. Ikaw, anong number 4 mo? Anong number po sa'yo ni Slam Dunk? Wala siya eh. Parang nilagay ko lang siya sa listahan ko. Oh, sige, if ever, parang ipapasok ko siya. Wow. Nag-prepare ako ng mga ano. Hindi, ang number 4 ko is ano, sa hapon din to sa Channel 7 ko ito napapanood. So, pagka ano, pagka opening theme song nito, so nasabayan ko pa yung alam ko na. Nakikisabay sa sayawan. Hindi mo to alam. Pili. Ano? Wow. Anong pangalan niya? Ay Flint, the Time Detective. O, di ba parang, yung mga parang pabida yung mga sagot mo. Hindi masyadong mga common. O hindi. Maganda kasi siya. Di mo? Nag-search ka masyado, te. Hindi ko to alam. Hindi. Hinanap ko to kasi ito yung matagal ko na rin parang cartoons na or anime na gustong-gusto ko pinapanood nung bata ako. Hindi ko yan alam, te. Ano siya, yung tatay niya ay Hammer. Hammer as tapos in tapos, martilyo. Charot. Martilyo, oo. Tapos pupunta sila sa iba't ibang ano, nangongolekta sila ng mga itlog. Hindi ko yan alam, non-familiar. Oo. Hindi ka nanonood ng bakit hapon. Mo yan gusto? Baka tulog ka. Ang gusto ko sa kanya, yung parang... Naglalaro kasi nga, kami ng Chinese garter paghapon. Mga ano to, 4:30, 4 o'clock to 4:30, pagkagaling ng school. Ito yung palabas. Sinerch ko siya, medyo ano na siya, pa-2000s na siya. Ah, pa-2000s. Kaya siya. Parang siguro hindi na ako nanonood nito ng TV. Wow. Pa-2000. Adult? Ano? Mature na kagad. Oh, bakit mo siya gusto, te? Gusto ko yung ano niya, adventure. Mm-hmm. Saka yung may mga powers. Yung mga itlog, parang, kuwari, may mga kalaban sila. Papadala yung isang itlog, pas magiging, lumalaki yan eh, parang nagiging, may mga powers pa sila. Mm-hmm. Kasi parang nangongolekta sila ng itlog. Hindi ko lang alam, hindi ko na matandaan kung ano yung ending ng Flint. Pero ang ganda-ganda ng ano niya, intro. Animation. Hindi animation, yung intro music. Ah, sige. Diba yung mga sayo-sayo na ganda. Noted, nililista ko itong mga nilista mong hindi ko alam. Hindi mo alam. Ayun, Channel 7 yan. Kasabayan yan halos ng ano, Doraemon. Ah, true. Before mag-Doraemon or after. Okay. Ay mga ano, Hunter x Hunter. Wow. Ako naman, te. Ang number 4 ko ay, ano na to, hindi to anime. Ito ay, sikat to sa lahat. Feeling ko alam lahat to ng kabataan Pinoy. Ng batang 90s. Let's get it on, Hiraya Manawari. Di ba? Hiraya Manawari. Favorite to ng lahat. 8 o'clock, Sabado. Oo. No, na every, ito yung parang may nilook forward ka talaga every weekend, no? Pero tapos, ano, ako parang yung Hiraya hindi mo siya Manawari, favorite. Parang, favorite ko rin siya. Pero hindi ko matandaan kung ano yung mga episodes sa pinanood ko sa kanya. Ito din. Alam ko lang yung ano niya. Ito nga, te. Nung sinesearch ko siya, sabi ko, ano ba yung favorite ko? Once Upon a Time o Hiraya Manawari? Medyo lito na siya sa memory ko. Hindi ko na mahukay. Pero alam ko, favorite ko to nung bata. At saka yung Wansa. So, sige, maglalaban sila sa... Number 4 ko, Hiraya at Wansa. Wansa? Ano yung gusto mo sa... Ano yung medyo natatandaan mong episode sa Hiraya Manawari o Wansa Upon a Time? Te, ito nga, inihugot ko. Wala akong mahugot. Sabi ko, ang tanda ko na ba masyado? Pero siguro sa sobrang dami. Sa sobrang dami din. Tapos siguro, te, ang gusto ko, nagustuhan ko sa kanya, yung may lessons nga every, kung masamang igwali mo ng bata, may matututunan ka every. Oo. Matatakot ka. Matatakot ka. Yung parang lumaki yung ilong, mga ganun. Oo, yun lagi yung may may parusa kapag masama o gali. Yun. Siguro, ayun te, ang traumatic nung magiging pinya, naalala, parang, diba? Once upon a time ba yun o Hiraya Manawari? Actually, hindi ko rin matandaan. Sorry po sa mga Wansa at saka Hiraya Manawari, ano ha. Sobrang daming mata, no, te. Oo, tapos parang ayaw mo na talaga na,
yung magtatamad tamaran maghanap. Di ka na ba talaga? Pero kasi das nakakatuwa kasi parang mga bata, normally mga bata rin yung bida. Oo, so relatable. Kaya talaga may less. Pag, yung pagdating mo ng school, yun yung pagkukwentuhan nyo ng mga bata. Oh, kasi yung ano yung episode? Ng Once Upon a Time na kanta. Rosal Nava. Tiyara, hindi ko alam. Sino? Hindi kilala. Michelle Ayalde. Sino wow. naman yun? De, siya yung, alam ko, mas kilala siya dun sa siya yung nagtagalog nung Peng Yu ba yun? Peng Yu. Yung de, kanta ng ano? Peng Yu. Peng Yu. Ano yung Peng Yu? It's a Meteor Garden na ano? Aniyaw de Ay. Aniyaw de Ay. Siya yung Tagalog nun. Ang yakap mo. Ayaw pag-ibig. Alam ko natin, yung Hiraya Manawari, para siyang may ano, na kung ano, parang may, before, yung pinapap, may mga grupo ng mga batang magical na pumupunta sila sa mga events. Yun yun, sinerch ko ngayon, oh. Yun yun. Tapos ang Once Upon a Time, yung... Iba bayani yun? Iba pa yung bayani, si Carl... Di ba si Carlo Aquino yun? O Pahina? Hindi, tama. Pahina. Ayoko nung Pahina eh. Hindi ko din. Ayoko. Hindi ako ma-history talaga. Saka nakakatalino kasi. Oo, parang... Dito tayo sa mga magic match. Ito, sinerge ko yung Hiraya Manawari. Parang may mga sinaano to eh. Tapos pumupun... yung... Gusto ko mag-screen share. Char. May mga characters din na pumupunta sila dun sa mga events. Ay, dun sa mga story. Tapos doon bubuo yung story. So, pakicorrect nga kami. Pero... Hindi ako sure dun. I-search mo. Mag-google ka ngayon. Ang natatanda... Mamaya, sige. Mamaya. Parang may mga character na isda. Si ano, si Bran... Nandito si ano Brennan. Eh. Brennan. Brennan. Ano yan? Baka naman siniskwela. Siniskwela ba? Sorry. Ah, oo nga, siniskwela. Sorry. Nagkamalian na po. Basta, ay, hindi pala ano Hiraya Manawari ang favorite ko, Te, Once Upon a Time pala. Kasi yung, yun yung iba-iba yung story kada ano, di ba? Oo, kada episode. Oo, tapos may movie pa siya na bet ko din. Yung parang namatay si Christopher De Leon, bumalik. Alam mo to? Hindi yung Once Upon a Time the movie, ang bida isa siya Ina. So okay, kinokorek ko na po ang number 4 ko. Okay, sige ikaw, Te, ano number 3 mo? Mag-move on na tayo dito, baka makorek tayo ng mga tao. Kaya nga, yung Hiraya Manawari. Number 3 ko ay, ano, cartoons pa rin. Ano, ang mga munting pangarap ni Romeo. Alam mo yan? Hindi na ayun, naman. Si Romeo yung nasa likod mo. Ayun o, yung nakakulay green na... Saan ba kinuhugot yan? Siguro iba edad natin, Te. Oh, hindi, oo. Hindi, ayan o, si, yung nakakulay green. Yung nakakulay green na, ano... Siya yung naglilinis ng chimenea. Hindi ba yun si Princess Sarah? Si Princess Sarah, kilala siya sa pagbabalat ng patatas. Kasi si kasama, Romeo, nasa list ko si Princess Sarah. Hindi ko alam si Romeo. Sige, sino siya? Ito, ayan at si bakit Romeo mo siya favorite? Ano rin, maganda rin yung story niya, gawa ng friendship din. Ayan o, si Romeo. Nakikita mo yung nakakulay, yung may parang tinitingnan ko siya ngayon. Ayan si Romeo. Tapos yung katabi niya, si Alfred. Best friend niya yan. Meron silang mga ano, sila yung mga naglilinis ng chimenea. Tapos, nagkainlaban yung... Sino? Si Alf? Kapatid, hindi. Ah, yung kapatid ni, kapatid ni Alfred saka si Romeo. Kasi namatay yung si Alfred gawa ng may tuberculosis. Ah, TB. Talaga? Oo. Hindi ko yan ano. Yun ang mga natatandaan ko kasi sa umaga. Yung mga, sabi sa'yo, mabibigat yung mga kwento ng umaga. Eh. Pang so, drama-rama sa... Bata pala talaga, yun ang gusto mo. Oo, mga madrama. Madrama. Yan. Sedi. Ay, sinabi niya mga... European ba yan? European stories, no? Parang medyo hindi, Europe. Ako, hindi ako ko rin alam. Hindi ko sure. Kasi ano, may chimenea eh. Tapos parang may mga ano pa. Ang dami nila magkakaibigan. Ewan ko, gusto ko kasi talaga yung story ng mga... Na marami tapos, magkakaibigan. Oo. Tapos parang nakakaano yung pag naghihiwa-hiwalay. Nakasad, oo. Para may fina-follow ka. Oo. Tapos lagi sila nag-aaway-aaway. Yan, naiyak tuloy. Naiyak ka ngayon? Oo. Naalala ko. Tayo, naalala ko si Romeo. Favorite ko yan si... Talaga. Favorite ko talaga si Ang Mga Munting Pangarap ni Romeo. Maski nung college, pag nagkakwentuhan, lagi ko yan nabibring up si Romeo. Romeo, say... Charot. Ah, ikaw, ano yung number 3 mo? Ako, Princess Sarah, yung number 3 ko dito.
Dahil gusto ko rin yung mga nag-aaway-awayan. Tapos may inaape, tapos iiyak-iyak. So, tapos sobrang favorite movie ko yung si Camille Prats ay nag-Princess Sarah. Ang feeling ko sobrang na-achieve nila yung ano, ang galing. Na-achieve nila yung yung animation. Feels. Oo, yung feels. Ang galing. Mm-hmm. Tapos favorite yung mga sayaw-sayaw nila doon. Diba? Andun si Sarah Geronimo eh. Oo nga, sabi mo. Nandun siya. Yung bata China siya doon. Ata siya. Uh-oh. Pero hindi siya ano, anong natatandaan mo characters? Sa ano? Wow. Anong natatandaan mo sa Princess Sarah? Ano yung favorite? Yung hindi mo, hindi mo malilimutan doon? Favorite ko yung mga ano doon, yung mga inaapi-api siya, tapos sinalavi niya, ganyan. Teka, sobrang sikat ng Princess Sarah. Ay, nalaro, nagawa pang laro eh. Oo, te. Naughty, loti, iyaki. Yung mga ganun yung laro niyo ng mga bata. Nung bata ka, siyempre nag-Princess Sarah, Princess Sarahan kayo, siyempre. Sino ka lagi? May parang hindi ako si Princess Sarah lagi. Ako yung si ano... Ermengarde. Ermengarde. Bobohin. Yan diba? Bobohin daw. Bobohan. Oo, Bobohin. Bobohin. Na lumalabi niya. Na lumalabi niya. Kaya si Miss Amelia. Sino si Miss Amelia? Ano nga si Miss Amelia? Yung lagi inuutosan ni Miss Minjin. Yung parang assistant, oo. Yun, iba yung Princess Sarah na parang, di ba, parang recently may page na ano ulit, binabalik yung mga scenes sa Princess Sarah, mm-hmm. tapos ginagawang memes. Iba rin yung naging impact ng Princess Sarah. Parang feeling ko, isa rin siya dun sa mga nagsimula ng mahirap, tapos aangat sa buhay. Di ba parang... Hindi, mayaman si Princess Sarah. Pero umangat pa rin siya ng dulo. Oo. Pero di ba mayaman siya? Mayaman siya muna na humirap, tapos aangat pa rin. Namatay yung tatay niya. Sa saan? Minahan. Oh, ang galing. Anong Benjamin. Pangalan nung ano, nung daga, nakausap nila lagi? Hindi ko na yan. Hindi ko, sorry, maano memory ko. Sino? Si Mr. Michael. Mr. Talaga? Michael Mr. Michael? Talaga? Mr. Michael. Gusto ko rin yung mga eksena ng nasa, ano na, nasa attic si Sarah, tapos kawawa yung mga si gamit. Tapos pinupuntahan siya ni na Becky. Ito, ang di ko malimutan din sa pelikula, yung kinuha ni Becky, parang kumuha si Becky ng tinapay. Tapos dinalang. Kasi gutom na siya. Sa cartoons yung parang, tanda mo yung ano, yung bumili siya ng patatas, tapos umulan, tapos tinasira yung sapatos niya. Parang naalala butas, ko. Very memorable yung scene na yun kasi habang naglalakad siya nabutas pa yung medyas niya. Ayun ba yung parang meme laging ginagawang meme lately? Hindi ko pa nakikita. Kasi parang yun eh duguan ang paa niya pagdating sa ano pagbili ng patatas. Bakit naman kasi karami bumili ng patatas? Ano kaya ginagawa nila sa patatas doon sa ampunan na iyon? Hindi yun ampunan. Ano ba yun? Girls, school? All girls school. Pang mayaman. Pagka mayaman ka, doon dinadala. Talaga? Kaya nga, oo, di ba? Mayaman yan. Kaya nung kaya siya, iniba yung parang ano niya, mga tulugan, ganyan. Oo. Nung namatay yung tao, ang naalala ko na. Okay, te, sige, ikaw, ano? Anong number ko yun? Yung Princess Sarah number ay ano ko yun? Number 3 mo yun. Number 3 ko ba yun? Di ba number 2? Oh, number 3. Ikaw, anong number 3 mo? Lasa-lasa-dayan. Lahat ng gusto mo, nasa Lasa-dayan, mga kakuda, mga kajasters. Kaya ano pang hinihintay? Ba't ganun? Lagi yun na lang ang ano ko. Ano pang hinihintay? Pero yun nga, kung ano pang hinihintay mo, gamitin mo na yung link ko dyan sa description box dahil lahat ng gusto mo, nasa Lasa-dayan. Ano, number 2 na? Number 2 ko. Number 2 mo pala. Number 2 ko anime. Ano? Yung BTX. Alam mo to, siguro. Si TP. BTS lang alam ko. iba tayo ng generation. O hindi. BTX. Kasi high school ka na nung Meteor Garden. Elementary ang layo. Pa lang. 3 years lang ang agwat natin sa Mampalingkit. Magkaiba kasi tayo ng gusto nga. Parang pang mga boys tong BTX. Sinesearch ko yung habang sila, hindi ko yun alam. O sige, bakit mo gusto tong BTX? Ano rin? Dahil sa theme song? Theme song? Agad na ng theme song niyan. Tapos, parang, yung uso kasi may mga powers. Tapos, ang pinakagusto ko dyan na character, si Hokuto. Tapos, meron silang mga
meron silang parang sinasakyan ng mga parang mga dragon. Android na ano, mga dragon, iba-iba sila. Ay, parang kabayo. Nakikita ko dito may, ngayon. Ayan, kabayo yan si ano, kay Tipi. Pero meron diyang si ano, si meron parang phoenix, may dragon, tapos si Hokuto, malaking pa, parang pawikan. Medyo ano, medyo sci-fi. Tapos ayun po, gusto ko lang talaga siya yung medyo action. Ma-action. Kasi parang ano, siguro nung bata rin kasi ako, parang apat din kaming magkakaibigan. So tigigisa kami na siya si ganito, ako si ganyan. Yung parang nare-relate. Tapos kapag doon sa tapat ng bahay namin, may malaking bundok-bundukan. So doon ako tatayo kasi nga ako si Hokuto. So yun yung kunwaring... Parang familiar yung Hokuto. Yun yung kunwaring ano, yun yung kunwaring pagong ko na sasakyan. Mga BT yung tawag nila sa mga sasakyan nila. Oh, tapos mga babae. Maganda yung story ng ano, BT. BTX. Noted. Bukod sa theme song, pati yung story. Ay, ikaw, number, ano yung number two mo? Anime din. Anime. Familiar yung sa akin eh. Feeling ko ito yung mga sikat eh. Ghost Fighter ako. Favorite ko yung Ghost Fighter talaga. Eugene Taguro, Jeremiah Jericho talaga. Mm-hmm. Tapos pinanood ko uli siya nung ano. Sino favorite mo? Nung nasa Netflix na. Tapos parang sabi ko, nga no, namatay nga pala si Eugene. Ganun. Hindi ko nabuhay, nakakatuwa yun. Na ano, parang nabalikan nga na nalimutan ko na yung story. Mm-hmm. Favorite ko talaga Ghost Fighter. Yan, eh. Kasi parang may season 2 pa. Yung dumating sila Sensui. Gusto ko yung mga scene na labanan. Oo. Yung nasa arena. Oo. Gusto ko yung mga yon. Yung kasi parang... Mahilig kasi ako sa mga contest. Feeling ko ganun siya yung nagle-level-level. Sino yung mga kalaban, sino matatalo, mananalo. Ang galing. Ako, gusto ko rin yung ganun. Saka yung, gusto ko yung parang minsan yung underdog sila. Yung parang matatalo na sila. Tapos biglang... Tapos may mananalo sila. Mananalo, Tapos yung mga monster, ano, masasagaw lang, tapusin, tapusin. Parang ganyan yung feels ng Flame of Rekka eh. Ayun, parang nasa ganun. Ano ko siya. Nag-list din kasi ako ng parang... honorable mentions. Nasa honorable mentions. Favorite ko din yung Flame of Preka. Kasi almost may landian ano din yun eh. May landian. Gusto ko yung may landian. Ang pinakagusto ko sa Ghost Fighter te yung ano, yung parang, yung na-reveal na si Jerry Maya. Maya. Ayun ba? Maga. Yung matanda. Yung naging, yung ang gandang si Jerry ko ay... Si Jerry ko yung bata na may chupon. Oo, gets. Sinong favorite character mo? Parang dati, ang crush ko si Dennis. Si Dennis na hindi malaman nung simula kung ano babae, ba ito o lalaki. Si Eugene hindi ko masyado eh. Pero si Dennis yung parang bet ko na character. Yung mysterious ganun. Oo. Ako si Vincent. Si Vincent. Ah, si Vincent. Oo, gets. Yung parang mga bad boy. Si Vincent yung parang ganun eh. Tapos may isa sino nga yung nakakatawa. Naiiso pa nga dati si Dennis. Alfred. Alfred. Pero parang ano. Naiiso pa si Dennis saka si Vincent. Oo. Pero feeling ko may ganun na daw talaga yun. Parang LGBT kineme. Parang isa daw representation yun. Ewan ko. May ang nabasa ko naman, parang nagkamali si GMA. Akala nila babae si Dennis. Eh bakit Dennis ang ipinangalan? Dennis nga siya parang nung una. Parang Dennis. Yung, ako yun yung tanda ko ah. Tapos parang later on, na lang nila nalaman na lalaki pala si Dennis. So, nagiging taong loob. Iba rin pag nagiging taong lobo. May iba rin yung mga magic. Oo. Yun yung mga ano eh. Sige. Number one. Number one na tayo. Sige. Number one ko ano, ang TV. Ang TV. Ang TV. As in, gusto ko yung ang TV. As in, nagsisigawan pa kami sa bahay. Parang, syempre, magkakapit-bahay lang kami. Parang, ang 4:30 na! Ang TV na! Ganun ka. Ano. Tapos, after na ang TV, hanggang mga 5:30 ata, lalabas pa. Pero kadalasan din, nakakalabas kasi nga gabi. Kakain na. Oo, bawal. Iba na yung, pag 5:30 that time, medyo ano yun. Madilim na. Madilim na. Ikaw. Saka gusto ko yung mga ano. Eh ako, sorry, hindi ko nasubaybayan ang TV. Pero alam ko yung ang TV the movie. Sina kasi parang mas GMA na. Kami, oo. Nung bata. Ano bang mga palabas sa GMA? Walang ganun. Walang silang ganun. Yung mga tao-tao. Ano, that's entertainment at times. Pero pang medyo matatanda na yun. Matatanda na yun. Yun nga, tayo, sabi ko nga, hindi ko na-follow yung ang TV. Pero yung favorite ko yung ang TV the movie na si Jolina, si Ibong Adarna, favorite ko yun.
yung Gio Alvarez. Gusto ko yung ang TV kasi nga, siguro gustong mag-artista nung bata. Oo. Na-inspire ka na. Ay, pwede pala akong maging artista. Oo. Saka kasi parang feeling ko naglalaro-laro lang sila. Ano bang ginagawa nila dun sa ang TV? Hindi ko rin, sorry, siyang, wala akong idea. Para siyang going bulilit. Oo. May mga gags. May mga skits. May mga skits. Tapos sa ending, may mga kantahan, sayawan. Mm-mm. Yun yung pinagkaiba niya sa going, para sa akin, yun yung pinagkaiba niya sa going bulilit. Para siyang show parang, talaga for the kids. May showcase sa dulo kasi ng iba pang talent ko. Kakantayan sila Jolina, sila Rosel Nava, Lindsay Custodio. Oo. Ang ganda kasi, siguro kasi, iba yung effect sa akin ng mga team song. Diba? Yung parang napapa, team song pa lang, nahuhook na ako yung parang duwa, medyo familiar sa akin. Diba? Siguro, nakapanood ako ng mga ibang episodes ng ang TV, pero hindi ko siya yung naging fan ako. Kasi familiar sa akin yung sound, yung mga ano. Ako yun, yung talaga, parang pinapanood ko siya araw-araw, pero sure, hindi na siya super clear kung ano yung mga pinapanood. Tanda ko pa yun, yan. Tanda ko pa rin yung mga, yung ang TV na OBB nila. Yun, gusto ko talaga yung mga, mahilig sa, gusto ko, pagka maganda yung intro ng isang palabas. Oo, mahuhuk ka. Mahuhuk ako. Yan, diba yung Ghost Fighter, memorized ng lahat yung, ano? Oo, ano nga yung, paano nga yung kanta ng Ghost Fighter? Yung kasi pag nakikita mo pala, yung parang pag nakikita mo, na-excite. Wow. Yeah, di na nakinig sa sinasabi. Taki, binabackground ko yung sinakwento mo. Ayun. Di pa, yun, yung mga pag naririnig mo pala, yung parang feeling mo, ayan na. Oo. Iba yung kapag iba yung, maganda yung pati Slam Dunk iba OBB. Yung meaning. Oo. Ikaw, ano di ba sa Dragon Ball? Hindi kasi ako mahilig sa Dragon Ball Pero nasa ano ko rin ayaw siya. Ayoko rin ng Dragon Ball. Kasi sabihin ko muna yung top 1 ko bago sabihin natin yung mga honorable mentions. Honorable. Ako ang top 1 ko, Doraemon. Kasi Doraemon. Kaya ko favorite ang Doraemon kasi parang nafulfill niya talaga yung fantasy nung bata ka na kapag may problem, si Doraemon andyan, may kukunin lang siya dun sa bulsa niya. May solusyon, 'di ba? Tapos pero sa dulo, yung solusyon na yun din yung nagiging problem. Gets mo? Parang na-overuse kasi ni Nobita. Tapos ang ganda talaga ng lesson sa akin ng Doraemon every episode kasi may problem. May story. May lesson, tama. Oo, may problem, tas ang solution yung kukunin ni Doraemon. Pero sa dulo, yung solution na yun din magiging problem, tas aayusin din nila. Yun, parang ang saya niya na as a bata na may mga ganun, kakaibang bagay. Yung mga fantasy na pwede pala. Na-fulfill nga yung fantasy mo as a kid. Sobrang better. Pero parang lagi yung at the end of the day, parang ma-realize mo dun sa mga episode na, hindi mo naman pala kailangan. Oo, yun. Diba? Yun nga. Kasi nagiging problem din yung solution na binibigay ni Doraemon at the end of the day. In fairness naman sa Doraemon. Saka yung friendship. Hindi ako masyadong parang hindi, matanda na siguro ata ako ng Doraemon. Baka nga. Saka yung friendship nila, saka may landi-landian din sila, din may crush-crush si Nobita kay Shizuka ba yan? Shizuka. Saka bullying, ganun. Si Damulag. Mm-mm. Bet ko ang Doraemon. Sino pa yung isa pa? Si Shizuka, si Nobita, si Doraemon. Si meron pang isa. Si Damulag, si kilala ko to kasi meron siyang kamukha sa totoong buhay. So, sino? Naalala ko yung kamukha, pero yung sinong kamukha? Nobita, hindi mo kilala. Masama, isa pa silang friend na binubully din si Nobita. Pero yun nga, feeling ko doon din nanggagaling yung bullying nung bata. Kasi mapapanood nila, feeling nila, normal lang yung bullying. Medyo na-realize ko din na medyo mali din yung mga bullying doon sa mga shows. Pero siguro kasi dinedepict din talaga niya yung reality. Yung reality. Parang hindi mo rin naman talaga siya maitatanggi na ganun talaga yung nangyayari. Pero kasi may soft side din kasi si Damulag, di ba? Oh, sa dulo sa parang pagsisisihan din niya yung inano niya, ginawa niya, ganyan. Maganda yung Doraemon kahit papaano. Kahit papaano, gusto ko rin yun, pinapanood ko rin siya. Kaya hindi ko siya masyadong gusto. I mean, hindi naman siya, hindi ko rin siya masyadong pinapanood. Kasi parang super simple naman yung pagkakadrawing sa kanya. Oo, yung animation niya. Oo, kasi medyo visual rin ako So, minsan tinitingnan ko yung wala akong masyadong pakimas sa story ako. At saka parang mas gusto ko yung
yung Mojako kaysa sa kanya. Ay, hindi ko bet yun. Hindi ko bet ang Mojako. Naalala ko, hindi ko siya bet. Mas gusto ko yung Doraemon. Saka gusto ko yung short lang. Yung... Oo, saglit lang siya. Siguro hindi kasi ako masubaybay na tao. Di ba? Parang, ako, problema ko rin yan sa teleserye. Hindi ako ma-teleserye. Parang sa una manonood ako, pero hindi ko yan masusubaybayan. Kasi tinatamad ako kapag may namimiss ako. Sa, kaya gusto ko yung Doraemon kasi parang hindi ka mo kailangan maging updated. Parang stand-alone pa rin every, each episode. Oo. Hindi mo kailangan yung... Parang series. MMK. Oo, parang one time lang nakukuhan. Alam mo na yung story. Pero same characters. Yes. Siguro yun. Kaya din... Siguro yun yung pinagkaiba rin natin. Ako naman... Gusto mo yung pina-follow. Nabanggit ko kasi yung mga kwento talaga nila. Ano, dikit-dikit per episode. Uh-oh. Hindi siya putol-putol. Medyo ganun ako. Kaya parang pag nanonood ako ng... Yung, ngayong matanda na ako, kuwari yung Friends... Inupuan ko siya. Pero kunyari may sinasabi nilang magandang series tapos panoorin. Tatapusin ko muna. Ayoko nung mabibitin ako tapos malilimutan ko na tapos may mami-miss out ako. Mas binge watcher ako. Parang ganun. Okay. Na-realize ko. Yes. Nagsimula pala yun nung bata. No? So ano pa yung mga ano mo honorable mentions? Ako, nasa listahan ko yung Jodi Abbott. Pero Jodi. Ang creepy. Jodi Abbott talaga. Jodi ba o Jodi? Judy, nalimutan ko na eh. Jodi Santa Maria, te. Judy Abbott. Judy Abbott, basta si Daddy Longlegs na medyo Daddy creepy Longlegs. Yung ending kung iisipin. Pero naalala ko, pinanood ko siya. Kasi mysterious. Ay parang... Naging sila. Di ba? Saka, yun ay parang tito o pinsan nung kaibigan ni Judy Abbott, di ba? Parang in-stalk siya nun eh. Creepy saka, siya. Saka parang, hindi, nagkakilala na talaga sila before. Kasi nga, parang pinsan siya nung kaibigan niya. Hindi ko na maalala. At tapos parang nag-reveal lang doon niya na naalala. Oo. Tapos yun ay pinapaaral siya, di ba? Oo. Medyo grooming yun. Grooming. Tapos nasa list ko rin, nasabi ko na kanina, Flame of Rekka. Saka yung Detective Conan. Ah, gusto ko yung Detective Conan. Kasi parang yun din, hindi... ano din siya, stand-alone per episode. Kasi may may sinosolve na krimen. Sinichi ba yung pangalan? Bakit hindi ito nakapasok sa top 5 ko? Pero favorite ko rin tong Conan. Eh kasi sobrang dami naman kasi. Ang dami! Ang dami pwede talagang panoorin. Ako, gusto ko yung sige, ano. Sige, ikaw naman. Ano yung honorable Mask mentions? Maskman. Hindi ko alam. Mga power, parang Power Rangers. Gusto ko yung theme song din. Yung humanda na kayo na ng kampon ng kadiliman. Hindi mo alam yun? Maskman. Channel 13. Channel 13. Sige, sige. Laban sige, ikembot. Sige. Saka yung ano, te. Di mo, Magic Knight Ray Earth. Alam mo naman siguro yung Magic Knight Ray. Ano may nanood mo nung bata? Di mo kasi sinabi ko kanina. Ano, Magic, ano? Magic Knight Ray Earth, yung kami narito. Ah, familiar yung, parang Sailor Moon. Oo, Magic Knight Ray Earth. Gusto Sailor ko, Moon. Favorite ko pala Sailor Moon. Shout out sa Sailor Moon. Sailor Moon. Hindi ko masyadong honorable mention ko yung Magic Sailor Knight Moon. Ray Earth. Ay, tinanong ko rin pala yung mga friends natin. Ang mga sinabi nila ay, hindi ako masyadong card captor sa Kura. Hindi ko masyado siyang gusto na-follow. Gusto ko yan. Gusto ko rin yung card captor. Pero parang, ano na yan eh, 2000 na yan eh. Pero okay lang naman. Card captor, maganda rin yun. Tapos si sabi din nila, ayun, Slam Dunk. Ito, Akazukin Chacha. Hindi ko yun alam. Bubu Chacha. Familiar. Ano yung Blue Blink? Blue Blink. Blue Blink. Ako si Blink. Iba naman yun. Favorite yun ni Kat Ebora. Shout out. Si Melba nagsabi nung card captor sa Kura. Gusto nga ni Kat yung ano. Ano tong Kat Ipo Ebora? Makunuchi? Ipo Makunuchi. Ah, ano yan? Boxing. Ah. Si Ipo. Hindi ako masyado dyan. Mahilig ako manood. Tapos medyo matandain din ako. Kaya... Alam na, pero hindi ko masyadong bet yung ano. Ipo Makunuchi. Isa ko yung mga, yan, Remy, nung ano. Hanggang Heidi. Ngayon, alam mo, hanggang ngayon, iniisip ko pa rin yung Remy. Kasi tanda ko talaga, dalawa si Remy. May isang lalaking Remy, tapos isang babaeng Remy. Pero almost same kwento. Ikaw ba? Tanda mo ba yun? Hindi ako masyadong familiar. Alam ko yung Remy na show, hindi ko siya pinanood. Te, ang ganda rin ng theme song ng Remy na show. Ma-team best, best in theme song. Yung ano? Japanese pala. Yung tungkol sa nanay, yung theme song niya, ang ganda no, nakakaiyak.
Sige. Hindi ganun. Hindi ganun yun. Hindi ko alam, te. Sorry, aking, hindi ka talang. Yung aking ina. Oo. Mahal kong ina. Pagmamahal. Familiarity is the key. Kakaiyak din yan si ano. Anong ginagawa ko nung bata? Ba't di ko to alam? Hindi. Feeling ko malaro kasi kami nung bata sa labas. Ah, sa bagay. Ako yung ma-TV. Pagising ko pa lang ay TV na talaga. Kaya nga na. Napapagalitan kasi kami kapag TV ng TV. Antasasa ng kuryente, TV ng TV. Ang naabutan mo pa yung TV na binubuk, ay, na binubuksan tapos may pinipihit. Naabutan, may nagkagalan kaming TV. Okay, so, tapos, kaya hindi kami ma-channel 7. Kasi sobrang hina ng channel 7, ng signal ng 7 sa amin. Sa amin naman, te, baliktad, 2 yung mahina, two kaya mahina. Kami 7. Kaya parang, yun ang available. So, mas ma-7 nga ako talaga. Yun din siguro kasi halos lahat ng mga nasasabi kong ano cartoons nasa channels 2. Tapos ako 7. Oo. Tapos yung okay lang, at least ang pinakanatandaan ko dati wide ang variations. Sobrang pangit ng signal namin sa 7. Ako'y nanonood ng Sarah Geronimo na Magpakailanman. Hawak-hawak ko ang antena. Ba't nasa 7? Magpakailanman. Oo. Tapos si Kyla pa yun. Tapos sobrang ano labo na. Pero bilang pa ni Sarah Geronimo ay talagang nood. Oo, gets. Oo. Yun yung mga pinanood ko nung bata. Ang mga, ano yung mga medyo parang hindi masyadong, sikat siya pero hindi masyadong nagustuhan? Yung mga siguro sinabi mo, sikat yun kasi hindi ko naman sa hindi gusto pero hindi ko pinanood, napanood. Baka kasi wala nga nasa channel 2. Yung Dragon Ball Z, minsan pinapanood ko pag labanan lang. Mahilig ako sa labanan lang pero pag yung may mga ordinary days, hindi ko Voltes 5. Pinanood pero hindi favorite. Oo, no. Ako din, hindi ko. Lupin the Third. Parang may time na bet ko siya. Eto, te, Pokemon. Hindi ako masyado talaga sa Pokemon. Ako gusto ko siya. Hindi ko siya ayaw, pero hindi ko lang siguro siya interest. Pero mas, since mas tunga ako, mas Digimon ako. Pero gusto ko rin ang theme song ng Pokemon. Oo, parang ano naman talaga yung Pokemon. Pero tanda mo, yung mga cartoons dati, may mga cartoons sa gabi pinapalabas. Yung Pokemon, parang gabi yan pinapalabas ng Friday. 8 p.m. Hindi ba hapon din? Hindi ko siya napanood ng hapon. Pati yung X-Men, natatandaan mo pa yung X-Men na cartoons. Hindi din. Yung mga tenenenenenen. Yung lang ganda ng mga ibang-iba. Mga kapamilya, ano, TV shows yung nabanggit ko. Oo, okay lang yan, kapuso. Kasi yun nga, ayun yung is available sa atin. Mm-mm. Tapos so, ako hindi ko masyado napanood yung mga ibang educational TV shows. Ayoko kasi nga nang nag-i-English. Oo, sinabi mo. At saka parang kaya nga nanonood ng TV para masiyahan. Tapos hanggang pag nanonood ng TV, mag-aaral ka pa. Ayoko yung mga matinik dati sa Apple. Ayoko. Ako din, hindi ko yung pampito. Sa school, nag-aaral na. Tapos pag nanonood ng TV, mag-aaral pa rin. Apo, hindi. Tapos parang nakakairita kasi. Medyo OA kasi yung mga character. Artista doon. Ayun, hindi naman. Ay, parang may kilala tayo ng charot. Okay. Hindi ko naman ka-close. Hindi, pero parang kasi iba yung reaction nila. Yung parang lang, wow. Yung parang, malalaki yung galaw. Pa-theater. Te, ikaw theater ka pa naman. Ganun talaga. Oo nga. Late ko naman na na-appreciate yung mga ganun. Na-appreciate din naman natin eventually. Oo. So, pero nung bata siguro hindi. Oo nga. So ang ano ko lang, nakakamiss yung mga ganitong ano natin, yung mga napanood natin nung bata. Tapos siguro, yun nga, ang na-realize ko din, iba rin kaya ka-channel 2 at kaya ako channel 7 dahil nga sa signal. Sa signal. Kung ano yung available sa iyo panoorin, yun yung ano hindi mo. Pa hindi pa available ang cable dati. Cable. Masyari. Ngayon mahirap kasi pa. Yung mga bata. At saka, alam mo yun, na-excite tayo kasi hindi siya readily available. Parang, di ba, ngayon? Oo. Sinusundan mo siya. Mm-mm. Ngayon kasi, andali mag-search kung anong gusto mong panoorin. Andali. Kaya, medyo nakakasawa na rin manood minsan. Parang dati kasi talaga na-excite pa tayo at parang ina-excite din tayo nung ng TV. Oo. Saka iba, definitely unlucky nung, ano, parang unlucky nung naging effect din ito sa atin. Sa pagtanda natin, no? Oo. Eh, parang siguro naman, natuto rin tayo talagang maghintay kahit pa paano, yung mga ganun. Oo. Hindi, di ba? Parang, tingin ko kasi ganun din eh. Tapos, parang it really shaped
us. Wow. At saka alam mo, pansin ko, iba na yung mga gustong panoorin ngayon ng mga bata. Hindi na ganitong mga may lessons, mga drama, mas... may lessons pa rin naman. Pero, ewan ko, parang iba na din yung taste nila ng mga bata. Oo, iba. More on, Cocomelon! Mga ganun. Mga pa... Ano na, kaya... Isa ka siguro kaya din tayo ay hindi ganun kagiling mag-English. English, kasi Tagalog. Wala masyado. Wala pang Cartoon Network. Oo, sa kagiling noon, tinatagalog ang ano, mga palabas. Ngayon, which kasi is okay as, naman talaga. Kasi kung ano yung language mo naman. And, totoo. At least mas maraming nare-reach. So ayun mga ka-justers, itong batang 90 series na, ay magiging series to. So abangan nyo pa. At saka ano pang gusto nyong pag-usapan namin sa buhay batang 90s. Ayun, Dustin, sana nagustuhan nyo itong episode na to. At siyempre, makipag-engage kayo sa amin. I-share nyo rin sa amin yung mga favorite nyong shows, favorite educational, children TV shows, ganyan. Yes. Sobrang dami kasing shows nung 90s hanggang... Basta yung mga napagdaanan natin, lalo pat mga ano, TV people. TV connoisseur. Connoisseur yung mga... Ano na, children shows, baka naman mga teleserye yung mga... Though okay lang naman siguro ma-share na favorite teleserye. Iba naman yung teleserye, pwede pa natin yung tagawa ng isa pang episode. Ito yung more on children shows talaga. So, share nyo lang yan sa ating ano, Kuda Serye ano, Facebook page and After Podcast Facebook group. And of course, syempre, kailangan na natin na sana marinig na natin ang mga, kung naririnig mo to, iniintay natin yung mga letters nila and yung mga, kung ano-ano gusto nilang pag-usapan natin. Send lang nila yan sa tinyurl.com/kudaserye. KNMP. Wala pa rin tayo nare-receive, no? Oo, te. At if you like this episode, you can follow us on Spotify, Apple Podcast, and Google Podcast. You can also watch this video on YouTube. Subscribe to my channel, Jazz Aberilia. Yun lang. Share this to your IG stories. Tas tag nyo kami. At Kuda Serye. Hello. Ayun, sige. Mga ka-justers, mga kakuda, mga ka-legends. Bye! Bye! See you next episode. Hi Kakuda, ikaw ba ay magpapabudol sa Shopee? Kung magpapabudol ka sa Shopee, ay idamay mo na ako dyan. Alam nyo ba? Alam mo ba na ang Kuda Serye is now a sponsored podcast by Shopee? At kung ikaw nga ay magsha-shopping habang nakikinig nitong episode na to, i-click mo yung link ko nandyan sa description na kalagay podlink.co/6UX. Pag kinlik mo yan, papapunta ka ng Shopee at ayan na, start mo na yung budol na yan. Mag-shopping ka na at para ako din ay makapag-shopping. Thank you Shopee for sponsoring this episode. Bye!